Masih sih. Halo, happy Monday. Yeah, we're eating. We just ate our brunch, so we're not yet hungry. Kita itang hari na. We're just eating a snack. Yeah, so we're just eating ice cream in a sunny day. On a sunny day. Na Silian? What ice cream are you eating? That's the last vanilla one. Vanilla and chocolate. For mommy. Right, was it nice? Are you tired? I am tired today. I didn't have enough sleep. Because mommy is what? Bloody. Mommy's bleeding. Mommy is not feeling well. Okay. Okay, kain muna kami. Fabian, say something. Fabian. Say something. I'm wearing Darren. And he's my mommy. He's my, she's, we love different flavor. He likes vanilla and I love chocolate. And it's so hard. Yeah, it's hard. Hello guys of the Meccan audience. Hi. What can you say about today? Yesterday. Yesterday it was so much fun. Where did we go? We went to the park. We went to Grand Central. We were supposed to get your haircut. Not today. Oh, yeah. Not today. So. Oh! Tapos ang haircut. Kasi naka. Hi, guys! Haircut. And. Just annoy my mommy. Just don't listen to me. Ayaw niya magpagupit. He doesn't want to have a haircut. It's going back to school soon. And I don't want to learn. Don't you? I love it. So, napanood ko yung video ko about skilled visa. Sino pala yung actually kahapon yun, yung pathway namin para makarating dito as a skilled visa. So, continue ko lang. Actually, mahaba yung sinabi ko doon, pero wala akong gana sa mood kahapon. Wala akong gana. Ang pangit ng video ko, parang puro patay. Puro napaka-seryoso. Actually, seryoso kasing topic to. Yung skilled migration. Siyempre, lolokohin. Siyempre, sabihin ko lang sa inyo yung mga requirements. So, kung gusto nyo, kung interesado kayong mag- apply dito as a skilled, ano-ano ba yung factor. So, kahapon na-mention ko yung ako na-mention ko dun sa video ko, pero mahaba kasi yun, so kinat-cut ko na lang. So, ulitin ko na lang. Point-based system, yung skilled migration. So, kahit yung sa tatlong sinabi ko, independent 190 state-sponsored permanent resident, tapos 189 independent. So, kahit saang state ka pumunta o tumira, tapos yung 489 yung sa amin. Yung temporary skilled visa which has a pathway to permanent residency. So, ano ba yung factor para makakuha ka ng 60 points? Paano ka makakakuha ng 60 points? Noong panahon ko, ha? Ngayon nga sabi ko ba? Basta, ngayon nag-100 points na sila. Kung mag-google kayo, nag-100 points na sila yung requirement. So, from 60, nag-increase na ng 40. That was 4 years ago. 4 years ago. So, 100 na. So, hindi siya talaga matagal. So, ano-ano ba yung factors na point system? Paano ko lang kakuha ng points? Kakakuha ng points by age. So, sa age, mas bata, mas malaki yung points.
May bracket yun. So, for example, 25 to 30, 30 to 35, 15 points, 10 points. Pabaano pa ba? Patanda ng patanda, paano pababa yung points. So, may bracket naman siya. And then after that, yung qualification. Siyempre, qualified ba kayo na as a skilled? Siyempre, may tinapos ba kayo? Qualified pa kayo, for example, as a pharmacy technician yung profession na nakalagay yung title nung sa akin, profession ko, pharmacy technician, qualified ba ako? So, syempre, paano ako maging qualified? Graduate ako ng BS Pharmacy sa Pilipinas. And then, trabaho ako ng pharmacy technician sa Singapore. So, ganun. Qualifications. So, minimum degree siguro. Kasi, nandigay naman sa atin ng degree, di ba? Like dito, hindi ganun ka. Bihira yung degree. Hindi naman bihira, pero sa atin, kumpara, ang competition na higpit. So, alas lahat degree holder. Pero, sa maganda kung may plus pa ba yung master's or doctorate ka niya. So, minimum degree holder. Ano na ba yung challenge? And then, syempre, experience. Ilang taon yung experience mo? Syempre, pag mas bata ka, mas kukunti experience mo. So, pag mataas ka dun sa point sa age, mas mababa ang points mo sa experience. So, meron doon na parang nasa middle age ka, nasa ganun yung experience mo, mga 3 to 5 or 5 to 8. So, yun yung, I think, yun yung bracket na makakakuha ng pinakamataas na points. Tapos, kung magaling ka pa sa English, di yun pa. So, yun nga yung fourth, no, yung English. So, experience, may bracket din yun. But, by the way, but, yung experience, may bracket yun. So, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 8. Yang kalau I'm vlogging ano? Need to concentrate. You use your. I don't have earphone. You can use my earphone. Okay. So yung pang-apat, IELTS, IELTS English test. So level of English. So kung mas mataas makukuha mo sa English test like IELTS or PTE, syempre mas makakuha ka ng points. So kung minimum lang naman. Mas ang alam ko, it's either 6 or lahat ng category like writing, reading, listening, and speaking. Dapat 6 or dapat 7. So general yun at saka academic. Dalawang klase yun sa IELTS yun. Sa PTE, wala akong idea. Pero sabi nila, mas madali daw yung PTE. So kung ako sa'yo, yun na lang yung writing. So English test. Dapat mataas ka doon. Kung ma-perfect mo yun, kasi meron akong kakilala. Actually, yung pinsan ko, perfect na yung PT. Sabi ko, ganyan, baka dali yung PT. O talagang matalino naman yung pinsan ko. Kasi na-perfect niya. So, yun. Nakadugo kaya ng utak na after ko nang mag-exam noon sa English test. Sa mukha ko. So, sobrang sakit ng utak ko talaga. Diba? Bleh! Pinagdok lang. So, yun. So, ano siya? Masakit sa utak. So, grind talaga yung utak mo, no? English eh. So, ayun, natapos yung isa pa, yung nakakadagdag, yung mataasan nga doon, no? So, yung nakadagdag pa is spouse. So, if you have spouse or partner na willing na may qualifications din, and then pwede nyo din silang ipa-assess, makakatulong din sila, actually. Pero 5 points lang. Kung halimbawa, nandun na kayo sa, kung kunyari lang, minimum 60, and then 55 kayo sa lahat. Tapos, sa lahat ng sinabi ko ng mga factors, no, age, experience, qualifications, so, halimbawa lang, example 55. So, kung di nyo ma-reach, kung 5 points na lang ang kulang nyo para ma-reach yung minimum, at least meron yung spouse na pwede nyo ipa-assess. So, kung ipa-assess nyo yung spouse nyo or partner nyo, de facto ganyan, tapos pasok siya, qualified siya and all, makakadagdag ng 5 points, at least ma-reach nyo yun. So, yung minimum. Sa case ko, hindi ko siya ginawa kasi hindi na siya kailangan. Na-reach ko naman yung minimum. And then, hindi na siya kailangan. Hanggang ngayon, hindi na siya kailangan. Hindi, joke lang. Laging may ano, ayaw ko kasing nababanggit, pero yun yung katotohanan. So, wala lang magagawa doon. So, yun. Yun yung mga qualifications. So, kung gusto nyo na, kung may interest kayong mag-apply as a skilled, so, prepare nyo na lahat ng documents nyo. So, hindi siya madali. Actually, you can do it on your own. Alamin na to na, 3 minutes. Okay? So, you can do it actually on your own. Pero sa case ko, nag-agent ako. Nagbayad kami ng agency sa Singapore. So, magkano din yun. Umabot din siya ng 15,000 Singapore dollars. Yung, ikla, 15-20 Singapore dollars. Lahat-lahat na. Kasama na yung mga visa. Visa pin namin. Tapos lahat. Kasi kada step, ibayad sa kanila. Bawa, nasubmit mo yung English mo. So, ibayad. Tapos, skill assessment. Ibayad sa agent. Tapos, EOI. Ibayad sa agent. State nomination. So, ibayad sa agent. Ma-invite ka. Ibayad sa agent. Visa. So, yun. Lahat yun ibayad. Pero, ang maganda kasi doon, syempre, expert sila.
So, alam nila yung processing and all. So, feeling ko mas madali. Pero syempre, kung may extra kayo, mag-agency kayo, pero kung wala, you can do it on your own naman. Ang daming yun ang mag-google, or merong pinoy.edu na tutulong, magbasa-basa kayo doon, napakadami. Nagbasa-basa ako doon, tapos na, gintay na lang ako ng visa result. So, parang, eh, kaya ko naman palang mag-DIY. Hindi ko pa ginawa, sa ng 1,000. Pero hindi naman ako nagsisisi, kasi, tapos na eh. Pero, kung, kaya nga ng PR na namin, nung mag-apply na ako ng PR, ako na lang, hindi na ako gumamit ng agent. Ako nag-ask ng agent kasi parang ganun din yung proseso. Ito lang naman natin po provide and all, ganyan-ganyan. So, online naman lahat. So, dati na-prepare na yun yung mga documents ko before. Dagdag na lang dahil sa residency. Ayun yung mga additional documents na lang. Nagagalit yung bata. Ay, nag-vlog ako. Ay, di go to your room. Ayan. Ang ingay ko daw. So, pinapunta ko lang siya dun sa kwarto niya. Pwede ba naman akong mag-whisper daw ako? Whisper. Loko. Sira. Mag-whisper daw ako. Mayroon good vlog na nag-whisper. So, go to your room. Doon ka sa room. Pati na lang may room na siya. Hindi, may room naman siya dati pa. Ayaw lang niyang humiwalay pa. So, lahat ng gamit na ngayon, nandun na. Anyways. So, ayun. Yung na-mention ko, pinoy.au, malaking tulong yon sa mga gustong mag-DIY. Ano ba nung meron dong iba't ibang steps, iba't ibang category, kung first ano bang visa yung na-applyan nyo, i-guide kayo doon, tanong lang kayo ng tanong, tapos basahin nyo yung iba, sobrang daming conversation na doon. So, ang dami nyong matututunan, marami rin akong natutunan, pero dahil nag-ano rin ako eh, syempre step by step, ako kasi talaga mismo yung gumawa ng lahat ng dokumento ko, lahat ng provide and all, walang tulong, wala daw ng tulong. So, ako lahat. So, alam ko yung process. Nung nagbabasa na ako, kasi naghihintay na ako ng visa. Pero ko, yung mga akong lahat gumawa. Ganito nga. So, ayun. Yun lang masasabi ko sa for now. Okay, next time ulit. Bye! Ayan, dagdag ko lang. Add-on ko lang. So, kung naisip niyo na gusto niyong mag-migrate, mag-gather na kayo ng documents. Number one is gathering documents. So, lahat ng diploma, mga TOR, tapos lahat ng employment certificate with duties and responsibilities, MBI, tapos yung English test, tapos ayun, kasi sa akin, nung mag-start na mag-move yung application ko, nung mag-open yung course ko, yung profession ko, it only took November 15 na approve yung visa ko, so 4 months lang yung buong process, dire-diretso siya kapag handa na.